Good morning mga ka-eng-eng. Ayun na, andito ulit ako sa Kubo. Wala, as usual, wala na naman akong planong mag-video ngayon. Kasi sabi ko, nagmamadali ako dahil medyo may bagyo tayo ngayon, kaya medyo umuulan. Minsan iinit, tapos ngayon, ayan, umaambo na naman na medyo malakas. So, nagpakain lang ako ng aso. Ayun o, si Tisoy. Pinakain ko lang. At dapat palabas na ako, kaya lang, hindi ko naisara yung gate namin na matig. Hindi ko napansin, may kasunod pala akong bisiro, yung maliit na baka. Pumasok dito sa loob. Eh, hindi ko pwedeng hindi pala labasin yun. Dahil pag hindi nakalabas yun, kawawa yung saging namin, yung mga halaman dito. Uubusin nyo nun. Kaya maghahabol tayo ngayon ng baka. Ha? Antay lang ha, babalik ako. Titingnan ko kung nasa na yung baka. A little longer than a few minutes later. Umuulan na. Umuulan na at wala akong kasama dito. So, yung baka hinahanap ko pa. Hindi ko alam kung saan nagpunta pero sure na ako na hindi naman lumagpas dun sa Kubo. Wish ko lang sana lumabas. Sana lumabas ng kusa. Ayan o. Weirdo, dadas o kung sino man yung pupunta dito bukas. Ayan ang makukuha nyo. Hindi ko talaga pinanguha to. Bayabas na malalaki. Ito yung sanga na to. Nandito na sa baba ang sanga na yan. Naputol. Naputol sa sobrang dami ng bunga. Hindi na kinaya. Yan. At saka may papaya doon. And ito. Pwede nang kunin yung papaya na yan. At doon pa. Ang alam ko may papaya doon. So, ang makukuha nyo bukas ay santol, bayabas, at papaya. At balinghoy kung sakali. May laman naman siguro yung balinghoy. Hindi pa namin kinukuhanan kasi kaunti lang naman yun. Hindi naman kami masyadong nagluluto ng balinghoy. Kaya, hindi pa namin kinukuha yun. Pero pwede na yung kuhanin. Ayan o, andito yung bakas ng baka. Ayan. So, hindi ko napansin. Kasunod ko pala. Pero parang lumabas na siya kasi wala eh. Maliit pa siya, walang tali. Maliit pa yung baka. Walang tali. Umuulan na, medyo malakas yung ulan. Hindi naman ulan na malakas talaga, kundi ambon na malakas. Ayun, oh. Kaya pwede pa akong hindi magpayong. Palabas na ako. Ito yung sinasabi ko, hindi ko na isara. Ito yung gate namin na sira ang remote control. Tinitingnan ko kung saan ang galing yung baka. Wish ko lang baka talaga yun ng kapitbahay. O hindi baka na yoy. Naman sana. Lagay ko na nga ito dito. Yan yung mga dala ko. Tingnan ko kung saan ang galing yung baka. Hindi ko sure kung saan galing. Kasi minsan merong nag-aalaga ng baka na dito itinatali. Tapos iniiwan nila. Yung bisiro o yung maliit na baka na anak, hindi pa nakatali. Siguro sumunod sa akin yun. Wish ko lang sumunod nga. Dito minsan merong nagtatali ng baka. Ayun o, may nakatali niyang baka. Titingnan ko kung meron doong kulay puti kasi siya na maliit. Wala. Ayun. Wait lang. Ayun siya sa katabi ng mami niya. Ayun na, sa likod. Ayan, yun sumunod sa akin. Siguro, ano ba? Mukhang baka ba ako? Bakit sumunod siya sa akin? Akala niya, nanay niya ako. Hindi, wow. Grabe ka, ha? Sobra ka. Wala pa akong basher. Wala pa akong basher, kundi si JPC lang. JPC, nalamangan ka. Naunang mambasa yun yung baka. Mukhang nanay niya ako. Ganun. Ayun. Dito.
Dito, ayan, andito na ako sa daan palabas. Kanina medyo lumakas din ang ulan. Nandun na ako sa malapit kila, nasa may harap na ako halos nila Bibi. Nakisilong lang ako doon. Ayun, nagkwento sa akin nga yung lola niya. Nakaranas pala siya ng hindi nakakalakad. Nalumpo daw siya ng mahigit 2 taon. Mabuti na lang. May nakapaggamot sa kanya. Kasi nagpa-doktor na rin daw siya eh. Yung mga aso oh. Nagpa-doktor na din daw siya. Pero hindi gumaling. Ngayon, may naggamot sa kanila, sa kanya. Sabi nga eh na ano daw siya. Ano bang tawag, anong bang term nila doon? Nausog, na matanda. Parang ganun yung... Basta... Doon sa may puno daw ng santol na pinagkuhaan niya. Pero gumaling siya. Kinabukasan pagkagamot sa kanya, nakalakad siya. Pero 2 taon siyang hindi nakakalakad. Oy, eto pala yung mga nakita kong nanguha ng nyug kahapon. Oy, ang inyong ano, ang video nyo, inaano ko pa, ay pinapa-edit ko pa ha. Hindi, pag yun ay na-edit ngayon, bukas naka-premiere yon bukas ng alas 4. Yay! Makikita na namin! Oh, panoorin nyo sa TV. Makikita na din daw nila. Titingnan ko kung may premiere yung bukas ng alas 4 ha. Asan si Lori? Ako na, sitaw. Sitaw naman ngayon ang ulam nyo. Na may manok? O pata? Manok. Sa dinas ang iniulam. O eto, dito naman sila nagluto. Ayan o, may sinaing na sila. Baka masunog na naman to. Ayan o. O, pag may balat ng nyog, yung bunot ng nyog, o, ayan na. Katalo na. Ginawan tungko yung katawan ng saging. O, diba? Ganyan sa bundok. Ganyan. Hindi kayo kasama kahapon? Hindi ho. Ngayon lang kayo nakasama. Ay, medyo umuulan pa naman. O baka may gusto kayong i-shout out. I-upload ko to. Yung mga yan kahapon, no? Kahapon, kasama na yan sa video kahapon, eh. Baka bukas pa ma-upload. Kasi pinapa-edit ko pa. May, nag-premiere kasi ako kahapon, alas 4, ibang video. Kaya bukas naman. O ano, ano naman ang napanguha mong panggulay? Panood kasi dito ako. Ano naman yung panood mo? Ay, napanood mo. Ano yung pinanguha mo pang gulay? Hindi kaya habol ka ng... Hindi kaya habol ka ng taga... Sitaw at okra. Ayos na yun. Oo, doon sa Baylen. Nandun sila, sila Teto, nandun. Naka-green siyang damit. Bago si Arki, nakaputing ano. Oo. Katagay niya yung dalawang babae. Ay, Diyos ko, ayun na nga. Lahat ng video mo, panood ko. Ay, salamat, salamat naman. O, pag may ads, yung may patalastas, huwag niyong i-skip, ha? Nagpapatalastas nga, paglilipat ko yung commercial. Oo, may commercial lagi yon. Ay, wag mong ano, wag mong puputulin yung commercial. Doon ako kikita. Hindi naman kasi mapuputol yung kasi may 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Oo, ay pagka yung commercial minsan ini-skip. Pag na, pinindot yung skip ads ay natatanggal yon. At malalaking titik. Oo. Yung AAU. Oo, yan. Kita ay, Christian. Puntahan nyo ha. Ma, nag-subscribe ka naman. Oh, yun. Pula. Okay, salamat. may sound effect pa. Oh, sige, salamat. Damihan dito na ako. Mo. Ha? Damihan mo video mo. Madam, ano na, sa 200 na yata yun. Pati live, sa gabi nagla-live ako. Shoutout mo na pare. Shoutout. Shout out yan sa akong pare GR. Bigyan kami ng hanap buhay dito sa ano, sa pagbubuko at umalik ang agila ng gubat. Sila ba ang namimili? Yeah. Ay, di ba may ano ka, may pwesto ka sa ano, sa Upland? Buko po. Ah, buko ang nyog sa kanila. Ah. Sobra naman ang nyog. So, ay, magkano ngayon ang kuha niyo ng nyog? 3 sa puno. Oo. Kasi mahirap umakyat, ano?
Diyos buhay ang pag-akyat sa nyug. Ayan o, taga saan po kayo? Sino po kami? Opo. Silang po, Silang. Ah, Silang. Oh, shout out sa mga taga Silang. Ayan po si Kuya. Kuya JR. Opo. Oh, ayan, eh, siya po ang namimili ng nyug. Saan niyo po dinadala? Sa mga customer ko sa Bulihan. Ah, sa Bulihan naman. Ay, may mga kaibigan po ako sa Bulihan. Oh, sa YouTube po. Ipopost ko to sa YouTube. Oh, shout out po sa mga taga Silang. Ayan oh. Ay, may mga kaibigan po ako diyan sa Silang. Sige po. Oh, bati-bati. Oh. Hindi na po tayo. Nahihiya si Kuya. Makikita niya sa ah, puntahan niyo po ang channel ko, Tita O Official. Bandayan niyo po ito, i-upload ko po ito. Inaabangan ko nga yung aming video. Siguro bukas, siguro pag na-edit 'yon kasi pinapa-edit ko na, pag na-edit 'yon, ipi-premiere 'yon bukas. Napanood ko rin yung lamaran na nakuha ni Tito. Oo, dito kami nanguha. Diyan. Nasa YouTube na yung Mamara. Oo. Sige, pag ano, dapat kaya ako nag-video, hindi ako, wala akong plano mag-video, kaya ako nag-video. Pagpasok ko doon sa amin, may kasunod akong bisiro. Natakot ako, akala ko, ano, buti nakita ko nandito, may bisiro pala yung baka dito, hindi ko alam kung kanino yun. Bibigyan na ng commercial yung mga, ano yun. Oo nga, salamat. Oo, sige. thank you ha. Oo, doon ako kikita, kaya wag kayo mag-skip. Subscribe kayo ha. Salamat. Dito na ako, baka lumakas ang ulan. Ayun no. Oh. Dito na ako sa daan papunta kay Labibe. Andun sila oh. Tingnan nyo, ang trabaho nila oh, kahit na umuulan, kahit na mainit o oh, umulan man, diretso tuloy-tuloy ang trabaho nila. Ganyan kasi sipag sila. Kahit sabihin nyo na madungis, hindi mukhang di naliligo kasi syempre andito sila, pawis na pawis lagi. Pero malaki ang kita nila. Kasi masipag sila. At mahirap yung trabaho nila. Aakyatin nila yan isa-isa sa puno ng nyog. At ipapabagsak nila yung nyog na hinog. Yung buko naman, tinatalian nila. Tapos unti-unti nilang ibababa para hindi mabasag yung buko. Ayun, yung si Kuya Lori, yung dating kausap ko, may pwesto sila yung asawa niya, may pwesto doon sa may malapit sa CBSU ng tindahan ng buko. Doon naman niya dinadala yung mga buko, binebenta nila doon. Ayan. Ay, Diyos ko, napahaba na naman ang kwento ng Tita Aw. Sige, dito na lang ako at palabas na ako, andyan malapit na ako kay Labibe. Oh. Palabas na ako, so babay na ulit sa inyong lahat ha. At salamat ng marami sa pagsubaybay sa akin mga pinaggagawa dito sa Kubo. Thank you sa inyong lahat. Bye-bye and God bless. Ingat po tayong lahat.